na natin kung kakayanin ba ng Team End itong rumaraga sa sunod-sunod na panalo ng Team Artchoker. 2-0 na po sila. Magiging 3-0 kaya? Or magiging 2-1? Matatalo ba sila ng Team End? Ano kaya? Si Renzo nakipagpalit. Siya ang magiging first pick. Pipiliin yan. Ako, nasa top 100 yung mga heroes nito. Like Ash and Tristana. Eh, titignan natin kung kakayanin ba. Shoutout kay Paring Bowling. Maraming salamat sa pag-comment ng puso. Tsaka sa pagkaway. Pa-share na lang po kung sakali. Ay, ano, Paring Bowling. Pa-share nung link. Tapos pa-send dun sa group. Para yung mga nandun sa group, ikiklik na nila, makita nila yung live. Salamat. And ito po, ang second and third pick po mga kaibigan, DXB Gamer, ito ADR God to, Jinx. And then si Pogs po, pinili niya yung isa sa mga favorite characters niya, which is si Malphite. And then si Deadlock, hindi ko alam kung si Olaf or si Mundo ang pinili ni Deadlock. And then si PH Popsy, pinili niya, syempre, mid God to, mid. Si Ari. And then si Kino, mukhang makukuha niya yung favorite character niya, yung main champion niya. And then si Ambition naman po, ito bagong sali lang po to si Ambition, pumayag naman sila Artchoker na magdagdag ng isang team kasi nga kulang sila. And si Oriana na po ang pinili ni Ambition. Sino kaya gagamitin ni Jokis? Malamang to si Artchoker, ano to, support. Magandang lineup to. Ito na naman po, yung napakasakit sa ulo. Brown. Ang kunat nito mga kaibigan. Tapos ang pipiliin po ni Chokis ay si Wukong. Sino kayong pipiliin? Kayo nag-Seraphine. Mas pabor ako kung si Seraphine talaga. Kasi dito niya nahanap yung sarili niya. Dito umalagwa yung mga win rate niya nung simula nag-Seraphine siya. Yun nga lang, syempre. Kapag solo queue ka, support ka, anong magagawa mo? Unless mag full AP ka, wala kang support item. Eh, sisisiin ka naman ang mga kampi mo. Yun lang. So, ayun sa mga nanonood, mga gusto magpa-shoutout, please comment lang sa comment section. Pa-react na rin po. Kahit anong reaction, mad, angry, or whatsoever. And pa-share na lang po nung live stream para marami po makapanood nitong tournament na to. Ayun po, simula na po tayo. Zoom out lang natin, tanggalin natin yung Fog of War. Titingnan natin kung anong strategy nila dito. Standard gameplay ba? Back to lane, leash isa? O mga agaw sila ng buffs ng kalaban? Ano kaya? Titignan natin mga kaibigan. Si Wukong dito naglagay ng ward sa river. Si Ari mukhang may inaantay. Sino kaya maglalagay ng ward siguro? Tapos naglagay na siya ng wards. Ngayon standard gameplay lang po mga kaibigan. Tamang lagay lang ng wards dito. Leash para kay paring Kino. Si Malphite. Nagbaron po si Malphite. Tapos ang magkatapat po, Oriana tsaka Ari sa mid mga kaibigan. Ngayon, itong dalawang support, nagbabanatan dito. Tapos yung dalawang ADR dito, wala lang. Magmamani shot lang kami, bahala kayo magsantukan yan. Ngayon po si Olaf, pangalawang creep din. Or creep jungle, pangalawang place. Itong si Chokis din. So, tingnan natin kung igagank ni Choki si Oriana. Ako bilang nagja-jungle din, I would not suggest na babasagin ko yung puno kasi malalaman na nandun ako eh. Siguro as much as possible, hindi ko siya wawasakin hanggat hindi nagbaback yung kalaban. Kasi anytime pwedeng mag-agri. E di magbibigyan ako ng chance na makapag-advance, mapitas yung mid. Eh, sa akin lang naman yun. Eh, depende sa discarte ko. Well, kung may wards nga naman, wala rin silbi yung kakaantay mo ron kasi makikita ka agad. Kinukuha na po ni Olaf dito Rip Scuttler at guguluhin po siya ni Artchoker. Hindi na po niya pinabayaan na malasit ni Artchoker
ang reef scuttler. Ito naman po si Wukong, mga kaibigan, kinukuha na rin yung kabilang reef scuttler. No? Napatay agad ng red team si Ari. Ano nangyari? Doon, pasensya na mga kaibigan, hindi natin nakita. Pero malamang inagree ni Ambition si paring PH Popsi para mapatay. Siguro na nagamit na yung flash na ito mga to. Sinubukan ni Chokis na rumisponde. Ngunit nakapagback na ng maigi si Oriana. Ito naman po. At tamang roaming lang yung dalawang ano rito. Nako, mag-iingat ka rito. And at nandiyan na si Wukong. Nako, binabanatan siya. Ilang hits ka lang ba? Walang wala pang bawas para kay Chokis. Inarawan po ni Brom, mga kaibigan. Si Olap nandito, mamatay kaya si Brom. Nag-flash in si Seraphine, mga kaibigan. Napatay si Seraphine at namatay si Brom. Dalawang support po ang napatay dito. At pamamatay din ang ADR ng Red Team at tinalunan po si Kino, mga kaibigan. Si Ari po nandito, nako, na charm nakuha, double kill po, ADR nakuha ang double kill. Medyo late si Oriana doon, siguro pumatay pa ng creeps to bago rumispondi. Sobrang late na, mga kaibigan. Si Renzo, alam na alam niya talaga skill niya, kailan siya tatalon. At pag may tropa ako, malakas yung loob ko, yun lang yun, ganun lang yun. Ngayon dito naman po sa baro, nagbabanatan dito si Malphite tsaka si Dr. Mundo, Deadlock and Fogs, mga kaibigan. Titignan natin dito kung re-respond itong mga to sa Dragon. Naku, hindi nakita ni Fogs na nandito si Ari, macha-charm ka rito. Nag-flash out, sakto-sakto yung flash out niya, hindi siya tinamaan ng puso-puso dito. Si Kino, kinuha na po ang pang-sweep ng wards para makita agad kung alin nga ba dito ang may mata. Nako, yung dalawa rito nagbabanatan dito. Mukhang mamamatay si Oriana rito. Bakit? May ulti na si Wukong, mga kaibigan. Patay siya rito. Hindi niya akalain na magre-respond dun si ano. Magre-respond si Wukong dun, mga kaibigan. Napupush na po ni Dr. Mundo itong lane ng Baron lane. At dito naman po sa Dragon lane is sakto lang naman. Si Ari is nag reset na, kukuha na ng item, pati si Tristana. Si Tristana meron na pong first item, which is IE Infinity Edge, mga kaibigan. So nagpo-pok-pok lang po dito yung Dragon lane. Yung dalawa rito mukhang hindi nila bibitawan yung mga lane nila, which is si Deadlock pauwi na, magre-reset na, mukhang tutulong dito sa Dragon, hindi ko alam. Pero si Chokis po at saka si Archoker nag-aabang dito. Sinong... Ay, naku, napatay si Jinx. Wala pong ADR ang red team. Bakit si Oriana nag-iisa dun? Ba't hindi ka sumama sa objectives, Pabs? Babasagin yung Tori. Kapalit ng ano? Kapalit ng Dragon. Nag-ulti po, mga kaibigan, pero walang kwento dahil hindi umabot sa Dragon. Nakuha ng red team! Oriana, i-push mo na dyan. Kukunin ko to, nanakawin ko to. Naku, nag-ulti pa si Archoker, mga kaibigan. Hindi tumama. Napakasakit dun. Wala nang napatay yung blue team. Naagawan pa ng dragon. Pero kinuha nila ang blue box dito. Yun na lang, doon na lang sila makakabawi. Pero napatay dito si Wukong, mga kaibigan. Mamamatay din si Bram dito. Titignan natin, matutunghaya natin kung mamatay siya rito. Talagang kumakapit siya kung saan may lupa. Mga kaibigan, napatay po. Napatay si Bro, mga kaibigan. Napakalupit naman yun. Hindi na nakuha ng blue team ang dragon. Sila pa ang napitasan ng dalawang champion, mga kaibigan. Pero yung dalawa rito, wala silang pakialam. Mag-objectives kayo, pero magpapalakas na kami rito. Ngayon po, kung titignan nyo kanina, kung nakakita nyo pala kanina, si Oriana, medyo nasita ko kasi hindi sumama sa objectives. Pero gameplay nila siguro na sige, i-push mo na dyan. Kaya kong agawin tong dragon na to. Bakit? Si Olaf, hindi mo may stun, may ulti. So nakapag-smite agad siya. So wala nga, nakuha nga nila. Ano nangyari? Ngayon nagbabanatan po dito sa mid, mga kaibigan, mamatay. Naku, napatay po si Oriana, mga kaibigan. Muntik na mamatay si Ari. Nandun si Seraphine para sumuporta, kaso hindi niya kaya itong tatlo na sumuporta rito at ang jungler po nasa taas. Hindi naman nila kakalain na ano, na gagank yung mid dun sa ano, mamamatay si Oriana dun sa paggank ng tatlo.
Ito po si Mundo. Naku, pinipitas-pitas dito si Pogs. Ngayon, natatamang sweep lang si Olap ulit at para hindi sila ma-snipe dito. Mamamatay na po ang referral. Makukuha kaya ulit to ni Olap. Titignan natin, nag-ulti na po si Olap. Ah, nakuha po ng blue team. Mamatay kaya yung dalawa rito. Patay, patay po yung dalawa rito. Oriana, kung ako sa'yo, hindi ka na lumabas. Kung ako sa'yo, hindi ka na lumabas. Naku, nag-ulti pa po si N. Makukuha niya ba yung triple kill dito? Dalawa rito ay mamatay na. Ako si Jinx po, binabanatan si Chokis, napatay si Chokis. Ninahabol po si Brom, mga kaibigan. Mapatay kaya si Brom dito, grabe naman yun. Si PH Popsi, ano rito? Naku, mamatay si N dito. Tamang flex po si PH Popsi rito. Naku, mamatay si N. Aba, nagkaroon pa po ng skill, nagkaroon pa na. Naku, patay siya rito, na-charm siya rito. Mga makaka-double kill si PH Popsi rito. Naku, patay po si PH Popsi. Akala ko mapapatay pa niya si DXB Gamer. Makaka-double kill pa. Kanina, hinahabol-habol siya ni N. Nag-flex lang. Pinapakita yung badge, mga kaibigan. Hindi ko alam kung pambabastos yun o... o pag show lang ng ano pag ano yun show bolting kumbaga di mo papatay. Naka ano ko rito naka mastery ako dito kumbaga na kumamatay si Archoker pero nabuhay pa po siya rito na gapiso na po yung gahibla na lang po ng buhok ang HP nun mga kaibigan basag na po ang dragon dito. Habang nagkakaroon ng commotion sa ibang lane, eh binasag na po ni Tristana ang first tower ng dragon mga kaibigan. Pero basag naman po yung mid dito ng blue team. Kaya okay lang. 1-1 po mga kaibigan. Lamang ng 2,000 ang blue team when it comes to gold. And pag dating naman sa objectives when it comes to Drake, eh lamang naman po ang red team. Meron po silang isang dragon dito. Nakakabanatan dito. Buti hindi na charm si DXB Gamer. Nako, ano kaya mangyayari dito? Nako, nag-reset na po si Mundo. Pinakawala na po ang referral sa mid. Bakit? Kasi meron na pong ano eh, meron na pong dragon eh. So, saan kayo? Nako, mapapatay kaya ang blue team dito? Na-ultihan ni Seraphine dito mga kaibigan. Binabanat-banatan. Napatay po si Ari dito. Napatay din po si Brown. Ilan na lang po ang natitira sa blue team. Nako, kakayanin kaya nila to? Nang wala yung mga tropa nila, napatay si Wukong. Wala nang jungler mga kaibigan ng blue team. Pwedeng pwede nang mag-dragon dito, wala nang magko-contest dyan unless pasukin ni Renzo at pasukin ni Deadlock itong dragon. Wala kayong smite, wala kayong gagawin dyan, baka mamamatay pa kayo. Baka mamatay pa kayo, bak na po, dalawa lang po kayo, kabubuhay lang po ng mga kakampi nyo. Ay, napakagandang exchange nun sa red team. Bakit? Kasi nakuha nila nang walang kahirap-hirap yung dragon after nilang mapatay yung tatlong champion sa blue team. Eh nagkataon na pitas po sila. Yung siguro maling placement lang or talagang nasalo lang lahat ng skills. Eh si Tristana at si Mundo. May panakas, may makunat. Naku, binabanatan po dito si Pogs mga kaibigan. Si Malphite mag-ulti kaya siya rito. Mukhang hindi na po siya. Ah naku, mukhang walang ulti. Nagtago lang siya sa puno ron mga kaibigan. Medyo late na po. Naku, mapapatay pa po ata si Seraphine dito. Na charm dito si Olap. Nagtatago po sa tore mga kaibigan. Si Oriana hindi alam po anong gagawin dito. Wala na po yung tore mga kaibigan. Patay din po si Olap. Ito ang pagiganti. Ito ang tinatawag na ang higanti ng api. Kumbaga pinatas-pitas nyo kami. Ito babastusin namin kayo. Kahit may tore kayo kumukuha na po ng baron mga kaibigan. Itong blue team kasi knowing na napatay po yung dalawa nila, wala pong jungler ang kabilang part. Ngayon po, sino-zone po ni Deadlock itong red team. Naku, napatay pa si Jinx mga kaibigan. Sayang yung ulti nun, pwede makakuha ng baron. Makukuha na ba yung baron? Nakuha ng blue team yung baron. Ang pinakamagandang gawin dito ng red team, mapatay itong blue team para mawalan ng buffs. BR buffs itong blue team. Kaso napakatalino itong blue team na to. Bigla na lang po silang nag-back. Bakit? Bibigyan namin ng tapang yung mga creeps namin. Hindi kami lalaban sa inyo, pero bibigyan namin ng tapang itong creeps namin. Ay, naku. Hindi ko alam kung misplay ng red team yung kanina. Pero kasi nung napitas, si Seraphine, tsaka si Olap dun sa taas, eh, nag-take advantage sila at nakapag-baron. Buti ka mo, kaya yung baron.
'di ba? Kasi hindi mo naman akalain na may sapat na damage na sila eh. Tignan po natin yung item nito mga tao, mga kaibigan. Mukhang ang well-fed po sa blue team ay si Tristana, at sa red team naman po ay si Oriana. Pero pagdating po sa pera ng mga ADR, mas lamang po si Tristana rito mga kaibigan. Eh bakit nga ba? Eh 5-0 lang naman si Tristana. Wala naman. Wala namang matinding diferensya. Si Jinx dito ay merong apat na kills, meron siyang tatlong deaths. Nako, nagkakabanatan dito, nakapag-ulti si Seraphine, tinamaan. Nako, nag-ulti si Pogs mga kaibigan, si Malphite. Nako, binabanat-banatan dito si Mundo, yun ang pagkakamali mo. Bakit si Mundo ang inuuna mo, si Brown po, humaharang-harang dito. Nako, chinachani-chani ni Wukong dito yung backline ng red team. Naubos yung backline dun. Kasi bakit? Mag-ulti ka, tapos inuuna mo si Mundo, bakit? Oh, si Olaf binabanatan ngayon tong si Ari. Ang iniisip ko rito, sana nag-dep na lang muna kayo. Kasi may Baron buff. Matatapos na kaya ng blue team to. Tignan natin, mukhang babasagin lang nila yung third tower dito. Pero pwede na silang dumiretso rito at meron pa silang BR buff. Nako, katapusan na po ng BR buff. At on unang nagising po si Seraphine mga kaibigan. At sumunod naman po si Ambition at saka si DXB Gamer. Ay, yung exchange kanina, malupit yung blue team eh. Bakit? Yung jungler nila, inuna yung backline. Which is sila Oriana, yung mga nag-auto, sila Jinx. Ngayon, ang mali nito ni Malphite, pag ulti niya, binanat-banatan niya ngayon si Mundo. Which is walang bawas. Naku, tumalon po rito si Tristan. Mamatay ka siya rito. Naku, buhay pa siya rito. Pero nakapag-ulti na po si Seraphine mga kaibigan. Okay lang yung medyo na delay lang nila na mapatay sila. Ay, ang hirap neto. Kapag inulit nila yung gameplay, yung red team. Kapag inulit nila yung in-FF nila is yung makunat. Masisilat sila rito dahil uunahin ng Tristana, uunahin ng jungler yung ADR at saka yung mage Oriana and Jinx. Kung malalaman lang nila kung sino yung uunahin or makakapasok sila kung sino uunahin, malaki yung chance ng red team dito. Although merong 8,000 advantage ang blue team when it comes to gold, kaya pa rin ang red team makipagsabayan dito sa clash. Kasi kahit papaano, meron silang CC, meron silang anti-CC, meron silang damager. Ngayon ang tanong na lang dito, kung mapipita sila o hindi. Nagkakaambahan po dito mga kaibigan. Ang binabantayan nila dito is yung Baron. Kasi anytime na mag, siguro itong blue team, pag nakapitas ng isa, ng dalawa, panigurado magbabaron. Yung Tristana kanina nag-aabang dun sa dragon, hindi ko alam kung pipitas o naghahanap ng, kasi nakatago siya eh. Pwede siya naghahanap na mapipitas. Ngayon po, si Ari po mga kaibigan, nilulusob po ni, ano, ginamit na po yung ulti. Ulti ni Malphite. Ulti ni Olaf. Ginamit na po nila na, napatay na po ng blue team. Napatay na po ng blue team yung Baron. Anong ginawa ni Ari? Zinone niya yung jungler at saka si Malphite. Habang nangyayari yung banatan dun sa taas, kinukuha na po yung Baron mga kaibigan. Ganun lang kabilis. Ngayon, itong blue team, meron na pong BR buff. Napakasakit na nito, napakakunat na nitong mga ano, blue team. Bakit? Pangalawang Baron na po yan. Additional health, additional damage. Kakayanin kaya ng red team makipagsabayan sa clash? Kung ako sa kanila, wag na silang makipagsabayan sa clash.
habang may BR buff as much as possible, sige, pumitas kayo. Pero wag na wag kayo mag-overextend. Wag na wag kayo mag-chase. Dun lang kayo sa likuran ng Tori nyo. Kung wala na kayong Tori, dun kayo malapit sa Nexus. Nag-i-split push po ang blue team dito, mga kaibigan. Anong gagawin ng red team dito? Medyo matagal-tagal pa. Medyo fresh na fresh pa yung BR buff, mga kaibigan. Si Archoker dito is dinozone lang yung red team dito. And then yung apat ay nandito sa baba. Balak na basagin. Naku, pumasok na po si Ari, mga kaibigan. Parang napanood ko na to. Ginawa na to nung nakaraan. Mababasag yung third tower dito sa baba, mga kaibigan. Mahirap eh, may BR buff. Naku, mukhang maubos kayo. Nag-ulti si Seraphine, pero walang tumama. Walang tumama, mga kaibigan. Yun ang pagkakamali mo. Naku, makukuha pa. Mukhang makukuha yung second tower dito sa taas, mga kaibigan. Tamang depende lang dito ang red team, ang blue team. Meron pa pong BR buff. Naku, makakapitas kaya sila rito. Una ko, wala na pong BR buff. I repeat, wala na pong BR buff ang blue team. Meron po nangyayari dito sa babae, nagkakakuhaan na po ng dragon dito. Pero pwede kasing ang gawin ng blue team dito is mag segue, rektahin yung Nexus at hindi kunin yung dragon. Eh ang ginagawa rito ng red team is nagde-def. Ginozone sila ng Ari dito tsaka ng Braum. Kinukuha na po yung Elder Dragon dito. Tristana at tsaka si Mundo, mga kaibigan. Kahit hindi na kailangan na smite. Naku, ay hindi, nakuha pa ng blue team. Sayang. Hindi na smite ni Olaf, mga kaibigan. Napatay siya rito. Anong gagawin ng red team dito? Magbaback na sila. Naku, baka mapatay pa sila ni Olaf dito. Ay ni Dr. Mundo. Si Olaf. Patay na pala si Olaf. Nagback na po sila rito. Hindi po maganda mga nangyayari sa red team. Naku, binanata na po si Seraphine, mga kaibigan, ni Wukong. Nagdive na rito, patay si Wukong dun sa Tori, mga kaibigan, at patay din si Mundo dito. At mamamatay pa si Renzo rito. Patay nga si Renzo dito, pagkakataon to. Hanggang kailan, hanggang saan nyo kayang mag-push? Buhay pa si Ari at saka si Braum. Kahit subukan nyo mag-push, kakayanin nyo kaya? Ngayon nagkakaroon na po ng Baron dito, mga kaibigan. 1 second lalabas na, lumabas na po yung Baron, mga kaibigan. Si Page Papsi nagbabantay po sa river. Ano kaya ang gagawin nila rito? Makikita kaya sila rito? Mukhang irerekta na po nila. Mukhang si Ari rito nagaantay lang. Nagaantay lang. Bawasan nyo, nag-flash in na po, mga kaibigan, si Ari rito. Mga patay kay si Ari dito. Nakapag-sonya po, mga kaibigan. Na-delay po ng bahagya itong Baron. Mukhang mamamatay si Pogs dito habang binabanat-banatan niya. Kulang po ng damage, mga kaibigan, ko kasi magbaka na. Si Braum po nandyan na. Naku, makukuha po. Makukuha ba nila? Naku, makukuha nila. Nakuha nila yung Baron, mga kaibigan. Third Baron po ito, mga kaibigan. As of now lamang po ng 6,000 gold ang blue team. Lamang ng 6,000 gold. Lamang po ng 5 kills ang blue team. Pantay ng objective when it comes to dragon ang bawat team. Pero kahit advantage ang blue team dito, nakuha yung third baron ng red team. Pag sila napitas dito, kaya silang diretsuhin ng ADR ng red team, which is si Jinx. Kailangan dito protektahan nila si Jinx. Si Olaf nagsisegway dito. Naku, mukhang papalibutan nila. Bakit? Uunahin nila yung mga nasa likuran dito, mga kaibigan. Nilalagyan ng tapang ng red team ang kanilang creeps kasi panigurado, napakalakas na ito. Mukhang andyan na po si Archoker. Nag-ulti na po si Archoker. Naku, Soren, ano tong nangyari? Ay, hirap yung red team dito. Bakit? Sinaround po sila. Parang napapalibutan na namin kayo. Kahit meron kayong Baron buff, napapalibutan na namin kayo. Pero buhay pa si Jinx dito, mga kaibigan. Kakayanin kaya ni Jinx to. Si Tristana. Si Tristana. Binanata ng Nexus. Nakalahati agad. Binanata ni Ari. Naku, na-charm pa dito si Jinx, mga kaibigan.
Akala ko Return of the Comeback. Akala ko Comeback is real. Napatay si Jinx dito, mga kaibigan. Sayang yung BR buff. Kaya yung patay. Naku, napatay ni Orianna si Ari, mga kaibigan. Kahit pa paano, meron pa rin siyang buff dito. Kakayanin niya kaya mag-defend. Siya lang mag-isa. Mukhang pupuntahan siya ni Wukong dito. Mapapatay siya. Naku, napatay po si Tristana. Napatay po si Wukong dito, mga kaibigan. Mukhang makukuha na po ng Team Art Choker ang panalo rito, mga kaibigan. Naubos yung red team. Napita sila dun. Kumpul-kumpul sila. Group sila. Ngayon, si Art Choker dumaan sa likod. Si Mundo nasa gilid. Ngayon, the rest ng ibang tropa, na-sandwich sila dun. Yun ang naging deciding factor, mga kaibigan.